Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Nakatakdang magpulong ang European Union Commission nitong Webes upang talakayin ang mga posibleng hakbang para sa isang coordinated approach ng mga estado ng EU sa matinding paggalat ng mga kaso ng COVID sa China. Ang Estados Unidos ang pinakabago sa dumaraming bilang ng mga bansa na nagpataw ng mga paghihigpit sa mga bisita mula sa China matapos na alisin ng Beijing ang kanilang COVID restrictions sa paglalakbay sa ibang bansa sa kabila ng dumaraming kaso ng COVID. Ang hakbang ng US ay ginawa matapos ipahayag ng Italy, Japan, India at Malaysia ang kanilang sariling mga hakbang upang maprotektahan laban sa pag-import ng mga bagong variant ng COVID mula sa China. Inaasahang tataas sa 8.6% ang inflation ngayong buwan dahil sa mas mataas na presyo ng mga bilihin at utilities na lumalampas sa 14 na taong mataas na 8% noong November ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas nitong Webes. Nakikita ngayon ng BSP na bababa ang inflation sa pagitan ng 7.8% hanggang 8.6% noong December na naunang sinabi ni BSP Governor Felipe Medalla na inaasahang magiging pinakamataas bago magsimulang bumagal sa January 2023. Sinabi ng BSP sa isang pahayag, ang pagtaas ng presyo para sa buwan ay inaasahang magmumula sa mas mataas na singil sa kuryente, pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa agrikultura, mataas na mga produktong karne at isda at mas mataas na presyo ng LPG. Isang pagguho ng lupa na dulot ng walang humpay na pag-ulan itong nakaraang dalawang araw ang inulat sa Barangay Don Salvador Lopez sa lungsod ng Mati, Davao Oriental noong Miyerkules, December 28. Nangyari ang landslide dakong alas 11 noong umaga sa Purok Sangay. Ang landslide ay nagresulta sa pagkakahiwalay ng pitong purok na Purok Upper Kangusan, Purok Lower Kangusan, Purok Wastong Kangusan, Purok Tabon-Tabon, Purok Bagong Kamotes, Purok Santa Cruz at Purok Biasong. Mahigit 3 milyong SIM card ang nairehistro sa ikalawang araw ng DISA ng Implementing Rules and Regulations ng SIM Card Registration Act ayon sa National Telecommunications Commission. Batay sa datos na inilabas ng NTC, mayroong 3.319 million na SIM card ang nakarehistro noong December 28. 530,000 sa Dito Telecommunity Corporation, 1.7 million kasama ang Globe Telecom Incorporated at 1,900,000 kasama ang Smart Telecommunications Incorporated. Ang IRR ng SIM Card Registration Act ay na-implement noong December 27 na nag-uutos sa lahat ng pampublikong telecommunications entities na magtatag ng kanilang sariling registration platforms kung saan sila mag-onboard ng mga user na nagpapakita ng mga valid identification card. Ahensya ni Song Joong-ki, nilinaw ang mga ulat tungkol sa BBC drama audition ng aktor. Ayon sa industry representatives nitong December 27, naghanda si Song Joong-ki na mag-audition para sa isang BBC drama noong 2021 pagkatapos makumpleto ang paggawa ng serye na Vincenzo. Nilinaw ng ahensya ng aktor na HiZoom Studio noong December 28 na hindi nag-audition ang aktor para sa isang serye ng BBC, ngunit nakipagpulong siya sa isang representative. Samantala, Bleach Thousand Year Blood War magbabalik sa Hulyo. Naglabas na ng teaser ang anime series para sa ikalawang bahagi kasama ang petsa ng premiere nito. Matapos ang unang bahagi ng pinakahihintay na anime arc na nagtapos noong Lunes. Nagbalik ang Bleach noong Oktubre upang bigyan buhay ang huling arko ng orihinal na manga pagkatapos ng isang dekadang paghihintay. At yan ang pinakahuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. I-follow at mag-subscribe sa aming YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Ice Martinez. Magandang araw!